Yes, kabayan, good morning. Ika-anim na araw na ngayon mula ng manalasa yung bagyong Odette dito sa Cebu. At ngayon ay nasa labas tayo, tinitignan natin yung Metro Cebu. Ganoon pa rin ang problema mula day one. Lahat ng mga tao ay nasa labas, nagpupumahog na bumili ng mga kailangan nila, lalo na yung gasolina, tubig at mga makain. Kaya nakita ito ng mga problema ng ating local government unit na pahirapan, lalo na sa gasolina na kailangan ngayon upang makabiyahe. Kaya naglabas ng executive order, dalawang executive order si Governor Gwen Garcia. Yung unang executive order niya, sabi niya, sa tanke lang ng mga sasakyan o yung mga motorcycles dapat ilagay yung gasolina, bawal na ilagay sa mga sisiklan kasi maraming nakikita at nag-report sa kanya na nilagay sa mga sisiklan yung petrolyo at binibenta sa mas mahal na presyo kaya pinagbabawal na niya ito. Ang sa totoo nga, ang mga pulis ay nakadestroy sa mga gasoline station para masiguro na hindi na ito ginagawa. Ang maaari lang makuha ng gasolina at talagay sa mga sisiklan tulad ng mga drum at iba pa ay yung mga hospital, mga hotel, mga banko at iba pang mga establishments na inilalang essential lalo na ngayon na nasa state of calamity. Ang pangalawa executive order naman na kanyang isinalabas kabayan ay itong price ceiling. Kung ikaw ay kasama sa Metro Cebu, kasama ang city ng Dalisay, Miglaniga at Cordova, ang presyo ng diesel ay nasa 60 pesos per liter, yung gasolina 72 pesos per liter. At kung ikaw naman ay nasa component cities at municipalities ng Cebu Province, yung diesel ay 65 pesos kada litro, 77 pesos ang gasolina naman kada litro. At inaasahan nila na mga regulations na ito ay hindi na magdudulot ng matinding traffic kasi yun ang nangyayari dito simula pa ng aftermath ng bagyong Odette. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu, Ani Taras, ABS-CBN. Ani, tungkol dyan sa gasolina, meron namang supply? Yes, kabayan. Nag-meeting naman yung mga major stakeholders, yung mga managers ng mga oil companies na kasama si Governor Gwen at yung iba pang mga officials ng major cities. Inassure naman nila na meron namang supply sa depot dito sa Cebu. Ang problema nga lang dahil na sa matinding traffic, ang bunso ditong pagkukumahog ng mga tao ay delayed yung pagdating ng mga itong mga truck na may kargang mga petrolyo doon sa mga gasoline station. So merong supply, hindi pa naman nauubusan at sabi din ng yung mga malalaking kumpanya, may schedule sila na dadating din yung dagdagang supply next and the following to come. Yung mga maliliit naman, sabi nila good for 12 to 14 days of mga 2 weeks ang nanatiling supply nila doon sa depot dito sa Cebu, kabayan. Maraming salamat si Ani Perez mula sa Cebu City.